So ngayon 2022 elections po, may ano yung fear niya na anong mangyari kung ang manalo is si Bongbong Marcos? Eh di syempre itutuloy niya 'yon, 'di ba? Itutuloy niya ang kanyang build na anti-people, itutuloy niya yung kung ano yung legacy ng kanyang tatay na na that has impacted people on the margins, napupush pa no sa further sa margins pagkatapos walang justice na achieve. I mean, bakit mo gawing presidente yung hindi wala kang justice na achieve? Malaki ang utang maski man lang yung ano yung tax sa nakuha niyang na embezzle nila na ano na pera, kahit man lang tax bayaran pero wala pa rin, di ba? So ang fear natin is magbabalik talaga yung ano yung martial law at magsanib yung mga powers na mga you know yung mga makikita nating implementers of that martial law. So kailangan ngayon ang ginagawa natin, we have to bravely confront the issue kahit na posible na sa atin magkaroon yan ng repercussion kung mananalo si ano si Marcos. But then we have to take the risk. So kahit anong kuan na lang ginagawa nila sa mga people's movement, kahit kung ano-anong kwento na lang para mag-erode din ang support, no? Halimbawa sa Gabriela Women's Party, malinaw naman ang paninindigan ng Gabriela against the martial law. Kaya kung ano-ano na lang, disqualification case, vilification campaign, gano'n, no? So may pushback, tuloy-tuloy lang din po talaga. Tuloy lang din talaga.